wife ni Brother Rex, marami ng benta. Pero sabi ko, kahit isa wala po akong benta. Nagkita po kami isa Tuesday po yun eh. Sabi ko po sa kanya, Brother, may pwede po bang ilipat niya na lang po sa mga asawa po ng teacher yung pagbibenta ng condo. Kasi naiisip ko po yung pag kayo po nila sa gawain na magbibenta ka ng condo. Naririnig ko po na iba po yung isipan ng mga attender sa mga disciple. Sabi niya, pati ba naman yung pagbibenta ng condo ginagawa ng teacher? Sabi ko kay Brother Rex, maglalakas loob po ako kung gagawin niya. Sabi niya, nga po talaga na, sabi nga po, no, sabi ni Brother Mike, asawa ni Rex, pumunta sa akin, alam niyo ba, maraming benta na yan eh, pero sabi ko, kahit isa walang benta, pero po pinangawakan ko po yun, no? Okay. Sabi ko, Lord. Our main message for tonight is saving the gospel of our Lord Jesus Christ. Si El Shaddai ay tapat. Kaya ako'y nananalig, siksik, liglig, umaapaw ang gantimpala na aking tatanggapin. Purihin natin ang Panginoon. First reward, unang gantimpala. Jesus said, everything is possible for him who believes. Narinig niyo ba yon? Ang lahat daw ay mapangyayari sa buhay ng taong nakakrinig ng mabuting balita at nanalig doon. Lahat, everything is possible. Lahat ay posible sa taong nakarinig ng mabuting balita at nanalig doon. Kapatid, kung mayroong kang imposibleng bagay na matagal nang minimiti sa buhay at hindi mo natatanggap, ngayon din tanggapin mo, hingin mo sa Panginoon at ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen! Ito'y sinulat sa Mark chapter 9 verse 23. Jesus said, everything is possible. Ang mahalagang salitang binigyan ng liwanag ng Panginoon ay ang salitang everything. Lahat, at lahat ay posible at mabibigay sa atin ng Panginoon. Amen! God is faithful. Si El Shaddai ay tapat. Umorong ba yung babae? Hindi. She pushed her way closer and closer to Jesus. When she was already there in front of the Lord Jesus Christ, she knelt down and said, Lord, help me. But Jesus said, hindi dapat itapon ang pagkain ng mga anak sa mga tuha. Yes, Lord. But even dogs get the crumbs that falls from their master's table. This woman, from the beginning, pumasok siya. Pinasimulan niya ang gawain. Hindi siya dumating ng alanganin. Pinasimulan niya ang gawain, tinapos niya ang gawain, hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang kahilingan. Ang karamihan sa atin, hindi tinatanggap ang kahilingan sa pagdating ng finale, umuwi na. Pag narinig nila, babalik sa Sabado, umuwi na. Kaya umuwing, walang daladala na katugunan sa kanilang kahilingan. Faith must have its work. It does not just take no for an answer. This woman has great faith on the Lord Jesus Christ that finally Jesus will help him. Panginoon, palayasin na nga babaeng yan. Napakaingay ng mga trial sa na yan. Sigaw ng sigaw. Amen ng amen. Umorong ba yung babae? Hindi. She pushed her way closer and closer to Jesus. When she was already there in front of the Lord Jesus Christ, she knelt down and said, Lord, help me. But Jesus said, hindi dapat itapon ang pagkain ng mga anak sa mga tuha. Yes, Lord. But even dogs get the crumb. Ang na inilalapit kay Kristo ay hindi natatanggihan. Narinig yun? And this is what Mary did. A very short prayer, Mary told Jesus the need. Hindi na kwento ni Maria na
Wala na kaming mabili sa labas. Hindi na siya nagkwento ng ganon. Alam na kasi ni Jesus yun eh. Basta ang sinabi na lang niya, bagamat alam nila ang Panginoon, inulit ni Maria ang wika niya, wala na silang alak na ubos. Hindi ka ba maawa sa kanila? Hindi mo ba sasakluluhan? Papapahiya itong mga ikinasal? Ayaw ng Panginoon ng mga taong sa kanya nananalig, ang mga taong sa kanya ay nagpaanyag-anyaya, ay mapahiya. Kaya pag inanyayahan niyo si Jesus na manahan sa inyong buhay, hindi kayo ipahihiya ng Panginoon. Alam ni Mary kung sinong lalapitan eh. Kaya hindi siya kinabahan eh. Sinabalisa. Diretso siyang lumapit sa Panginoong Jesus. Pag alam niya, yun lang makabibigay ng lunas sa pangangailangan. Amen ba? Ang panalangin may pananalig at walang pag-aalinlangan na inilalapit kay Kristo ay hindi natatanggihan. Narinig yun? And this is what Mary did. A very short prayer, Mary told Jesus the need. Hindi na kwininto ni Maria na wala na kaming mabili sa labas. Hindi na siya nagkwento ng ganon. Alam na kasi ni Jesus yun eh. Basta ang sinabi na lang niya, bagamat alam nila ang Panginoon, inulit ni Maria ang wika niya, wala na silang alak na ubos. Hindi ka ba maawa sa kanila? Hindi mo ba sasakluluhan? Papapahiya itong mga ikinasal? Ayaw ng Panginoon ng mga taong sa kanya nananalig, ang mga taong sa kanya ay nagpaanyag-anyaya, ay mapahiya. Kaya pag inanyayahan niyo si Jesus na manahan sa inyong buhay, hindi kayo ipahihiya ng kapahayagan na ako'y naniniwalang bigay sa atin ng Espiritu ng Panginoon sapagkat ibig niyang ipakilala ngayong gabi na ang namamahala sa gawain ito hindi si Brother Mike kundi ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Sa mga nagsasabing huwag niyong paniwalaan si Brother Mike sapagkat wala naman alam sa Biblia yan, totoo po ang kanilang sinasabi. Wala po kong alam sa Biblia. Hindi ako nag-aral ng Biblia. Hindi po ako nag-aral ng relihiyon. Absent po ako sa religyong class. Ako yung nag-aaral. Hindi po pumasok sa Catholic Life and Spirit Seminar. Basta ako yung nasama na lang sa Catholic Charismatic Renewal. Isa lang po ang alam ko. Buhay ang ating Diyos. Maliban sa buhay ang ating Diyos, kasama natin ang Diyos. Amen? Maliban sa kasama natin ang Diyos, ang hindi nating alam, alam ng ating Diyos. Amen ba? At ito pa, isang katotohanan. Pag sinabi ng Diyos, magkakatotoo. Amen? Ngayong gabi, ito po'y kapahayagan na ako'y naniniwalang bigay sa atin ng Espiritu ng Panginoon sapagkat ibig niyang ipakilala ngayong gabi na ang namamahala sa gawain ito hindi si Brother Mike kundi ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Sa mga ang unang palatandaan ng taong kinakasya ng Espiritu ng Diyos ay may kapayapaan sa isip at puso. Ano mang naririnig sa paligid, nakatutulog ng tahimik. Ano mang insulto ang sabihin sa karele, hindi nasisiraan ng bait. Paratangan man magnanakaw, paratangan mang pangit, hindi po siya nayayanik. Amen? Sapagkat sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Pangalawang palatandaan ng taong kinakasal ng Espiritu ng Panginoon ay hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Naiibig niya ang mga taong hindi kaibig-ibig. Naiibig niya ang kanyang mga taga-usik. Hindi siya di minsan nagdarasal na kidlata na ang kanilang taga-usik. Bagkos ang kanyang panalangin, pag
pagdating ng panahon, ikaw na aming taga-usik ay magkasama namin sa gawain ito. And so brothers and sisters, what we are doing this ministry are God's inspired voice. Mga gawang odyok ng Espiritu ng Panginoon. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Ang ginawa niya noon kay Pablo ay gagawin ngayon, gagawin bukas sa mga taong sa kanya ay mananalig at manampalataya.